Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Hi guys! So we're back for more basic accounting topics. And this time, didiscuss naman natin ang adjusting entries. Ano nga ba ito? Para saan ito? At paano gawin ang mga ito? Lahat yan matututunan nyo. Kaya keep on watching. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Ang una nating dapat malaman, ano nga ba ang adjusting entries? Ang adjusting entries ay ang mga entries na mag-a-adjust o mag-a-update ng balance ng mga naunang entries para maitama ang naka-record na amount nito. Ang standard na sinusunod natin sa accounting ay ang accrual method, kung saan nagre-recognize ng revenues once earned and expenses once incurred. So kung may mga transactions tayo na prepayments tulad ng prepaid expenses or advance income payments, i-recognize lang natin ang mga ito as income or expense once incurred or once earned. Ito ang quick concept. Bumili ka ng stock ng office supplies. Ang amount na naka-record ay 10,000. After 1 month ng operation, 2,000 na lang ang natira. Kung hindi ka gagawa ng adjusting entry sa books mo, ito pa rin ang amount niya. Tama ba na 2,000 na lang ang actual na office supplies mo, pero ang naka-record na halaga nito ay 10,000 pa rin? Diyan ngayon papasok ang adjusting entry. From 10,000, i-adjust mo to 2,000. Meron din pala tayong 2 methods of adjusting entry para dito sa example na ito, na ang tawag ay asset method and expense method. Since ang journal entry na gagawa natin ng adjustment ay asset account na office supplies, ito ay asset method, kung saan ang asset account ang i-adjust ang balance. Kung ang naunang entry para i-record ang office supplies ay supplies expense, at i-adjust natin yun para ma-record ang natira na office supplies, expense method naman ang tawag doon. Ang expense account na supplies expense ang i-adjust. So may idea ka na kung para saan ang adjusting entries. Ngayon, aalamin naman natin paano gagawin ito. Iisa-isahin natin ang types of adjusting entries: prepayments, accruals, and depreciation. Pag sinabing accruals, ito ay revenues or expenses already incurred within the period but not yet paid. Meron tayong accrued revenues and accrued expenses. Accrued revenues are revenues earned but not yet paid. Example nito ay sales on account or accounts receivable. Nagbenta ka 100,000 on account. Within the month, nagbayad yung customer mo ng 60,000. Bali dapat, by the end of the month, magkano ang balance ng AR mo? Dapat, di ba, 40,000 na lang? Kung di mo gagawan ng adjusting entry, 100,000 pa rin ang balance nito. Kaya, dito ka mag-a-adjust ngayon para makuha ang balance na 40,000. Accrued expenses. Expenses already incurred within the period but not yet paid. Example is utilities expense. Nag-incur na siya for the month and binigay na ang billing mo at the end of the month. Kaso hindi mo nabayaran within the month. Ito ay isa pa ring liability and kailangan na rin i-record mo ang expense. Once binayaran, mag-a-adjusting entry ka ulit para maitama na ang balance. Prepayments.
Papasok naman dito ang prepaid expense and unearned revenue. Ang mga transaction naman na ito ay already paid but not yet incurred. Also take note, prepaid expense, kahit may expense sa pangalan, hindi pa ito isang expense. Isa itong asset. Yung unearned revenue, hindi pa ito revenue. Ito naman ay isang liability. Prepaid expense. Ang sample naman natin ay prepaid rent. Nagbayad kayo ng rent para sa commercial space. Good for 1 year. 120,000. After 3 months of operation, natapos na rin ang fiscal year. And kailangan may tama na ang balance ng accounts. Since na-consume na ang 3 months sa prepaid rent, ibawas nyo na ito sa amount. 120,000 divided by 12 para makuha ang monthly rent times 3 months or 30,000 pesos ang rent expense na ibabawas sa prepaid rent. Unearned revenues. These are revenues already paid in advance but not yet earned. Example is customer advance payments. Nag-deposit si customer 100,000 for photography services para sa kasal nila ng bebe niya. Although next month pa sila ikakasal. After 1 month, nagpakasal na sila. Saka mo lang, i-record yung revenue kung kailan mo na-provide ang services na yun. Last is depreciation. Depreciation is a reduction in the value of an asset over time due to wear and tear. Capital assets or non-current assets are usually the ones subject for depreciation. Examples are buildings, vehicles, and even office equipments. Maraming method ang pag-record ng depreciation. One of the most common method is straight line method, kung saan di-divide mo lang ang depreciable cost sa kanyang useful life. Take note, by depreciable cost, it will be book value less residual or salvage value. Ang example, bumili ka ng service vehicle for 500,000 with an estimated useful life of 5 years and residual value of 100,000. Para makuha ang depreciation, ito ay depreciable cost 500,000 less 100,000 na salvage value or 400,000 divided by useful life na 5 years para makuha yung annual depreciation na 80,000 divided by 12 months naman para makuha ang monthly depreciation. Meron din pala tayong separate na video for depreciation about sa other methods and paano gagawin. So if you want, check nyo na rin yun. Ito ang current percentage ng viewers and subscribers natin. Kung nakatulong sa inyo ang discussions na ito, please remember to like and subscribe to support the channel. We will be back with more topics, kaya stay tuned. Salamat and good luck sa inyo.